mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, ikaw ang katotohanan ng magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan, at sa iyong tulong ay iyong subaybayan, upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat, at sa pamamagitan mo rin humantong sa wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sininod ninyo ang kautosan, inibig ang Panginoon at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama
upang sundin niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamakamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng Poon siyang binubulay sa gabi at araw. Papalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi'y umihi. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Papalad ang umaasa sa Panginoon tuwi na. Tumayo po tayo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng Poong Mahal, kasalanan ay taligdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang Poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak? Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na Pong Jesus sa Sareno. Pinabatid din natin ang mga nasa online, lalo na mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo.
sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy tayong nagninilay at naglalakbay. Sinimula natin kahapon, Miyerkules ng Abo, ang panahon ng Kwaresma. 40 sasamahan natin si Jesus Nazareno patungo sa Kalbaryo, patungo sa krus ng ating kaligtasan. Sabi ko nga po kahapon, ang panahon ng Kwaresma ay panahon din ng kagalakan. Hindi ito lang sumimango tayo at sabi nga magmukhang Biyernes Santo. Ito'y kagalakan sapagkat ginugunita natin ang dakilang pag-ibig at awa ng Diyos kay Jesus. At sa mga pagbasa natin ngayon, narinig natin sa unang pagbasa sa pamamagitan ni Moises, pinapapili tayo ng Diyos, buhay ba o kamatayan? Siguro sasabihin natin, pinag-iisipan ba yan, Father? Siyempre, buhay ang ating pipiliin. Ngunit alam natin, bagamat gusto natin ang buhay, pinipili natin ang buhay, ang mga mumunting pinagpapasyahan natin ay hindi naman nagtutungo sa buhay. Gaya lang ng simpleng pamumuhay natin, sasabihin natin, gusto kong mabuhay ng matagal. Pero sa araw-araw, ang pinipili mo, yung mas matatamis, mas matataba, mas maaalat, pero gusto natin ng buhay, gusto natin ng matagalan, hindi mo mabitawan ang bisyo mo. Kaya nga, nandun yung pakikipagtunggali, nandun yung kabalintunaan. Gusto natin ng buhay, pero yung mga mumunting hakbang, hindi naman tayo dinadala sa buhay. Ganun din sa ating buhay pananampalataya. Gusto natin ng kaligtasan, gusto natin ng biyaya, gusto natin mapalapit kay Jesus Nazareno. Pero ang mga mumunting pinipili natin araw-araw, sa halip na ilapit tayo sa Kanya, ito ang nagiging hadlang patungo sa Kanya. Kaya nga ngayong Kwaresma, hinahamon tayong magsuri ng kalooban, magsisi sa ating mga kasalanan, magbalik loob sa Diyos para magbagong buhay. Kaya nga, taon-taon, ito ang ating pinagdadaanan para paalalahanan tayo, talaga bang buhay ang ating pinipili? Talaga bang landas ni Jesus Nazareno ang ating pinagpapasyahan? Katulad ng sinabi ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo ngayon, kung hindi mo papasanin ang iyong krus araw-araw, papaano ka makakasunod sa akin? Pinapasan ba natin ang krus o iniiwasan natin ang krus? Kung ang dinadasal mo alisin ng krus sa buhay natin, mapapalapit pa kaya tayo kay Jesus Nazareno? Kaya sa misang ito, mga kapatid, ipagdasal natin ang bawat isa. Opo, pinipili natin ang buhay. Walang may gusto ng kamatayan. Walang gusto ng impyerno. Walang gusto ng kaparusahan. Pero tanungin din natin ang ating mga sarili, yung aking bang pinagpapasyahan? Yung aking bang sinasabi? Yung aking bang mga relasyon sa buhay? Yung aking ginagawa sa kabuhayan? Ito ba'y naghahatid sa akin sa buhay at kaligtasan?
panahon ng Kwaresma, panahon ng pagkakataon para tignan muli kung nasa tamang landas tayo at kung tayo man ay nagkakamali, hindi pa huli ang lahat. Magsisi tayo, mangumpisal tayo, magdasal tayo sa Kanya, tulungan tayong putulin, tapusin, bitawan ang anumang makahadlang sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. Tumayo po tayo. Mahal ko mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya, magpasa ng krus katulad Niya at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. Ang ating tugon, Hesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Hesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Bilang kasapi ng simbahan, naway, maisabuhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway, mahabag sa mga mahihirap at gawin ang mga nararapat upang puksain ang pang-aapi at pagsasamantalang nagaganap sa lipunan. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan at mga bilanggo, naway hindi mawalan ng pag-asa, bagkos ay makaranas ng nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Ang ating mga minamahal na yumao, maging ng kanilang mga naunang pumanaw na mga mahal sa buhay, naway makaisa ng Diyos sa langit sa magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Jesus, loobin mong ang iyong krus, ang aming maging kaligtasan. Diyos naming Ama, ang pagkapakasakit at pagkamatay ng iyong anak ang nagbigay ng buhay sa mundo. Tulungan mo kaming alalahanin ang kahalagahan ng mga krus at paghihirap, hindi lamang sa mabigat na pagsubok, kundi maging sa mga pagpapasyang ginagawa namin araw-araw. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Patawad mo sa iyo.
aming handog ang tinapay at alak na ito. Handog ng iyong bayang sumasamo, humihigit ng patawad mo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo mga alay naming sa dambana'y nakahain, upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay maging ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong manalangin sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para naan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Turuan at tulungan niyo po kaming magsisi at magpatawad. Bigyan niyo kami ng lakas upang mapasan namin ang aming mga krus araw-araw. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malisara pa ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. My hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your
save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 piso. Mabibili rin po yo ang ating opisyal na imahe ng Hesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay siya rinawang laging magdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Sa mga pamisa, love offerings, online donations para po sa patuloy na pagpapagawa at pag-ayos ng ating simbahan. Sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Sa kasalukuyan, ginagawa natin yung ating iThursday, ang ating feeding program sa ating mga kapatid na kapuspalad. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang pagsunod at pagpili kay Jesus Nazareno ay sinasariwa at ginagawa araw-araw. Ito lang ang tamang landas tungo sa buhay na walang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay, ang awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.